Okay, good morning muli sa ating mga tagapanood na ating programa. Good morning, Kuya. At para po sa inyo, let's go through the process of blood donation. Kasama pa natin Secretary General Gwen Pang. Ma'am, ano nga ba ang unang dapat gawin ng isang tao na nais na donation? Good morning, Inay. Good morning sa inyong lahat. Good morning, Kuya Daniel. Well, ang ating process ng blood donation, dahil sabi ko nung nakaraan na araw na ang preparasyon ay hindi naman gaano very special, no? Important na nakatulog sila ng 6 to 8 hours, hindi nakainom. Then they can go to our blood centers. Yes. Once they enter, kailangan nila sila, hanapin po yung sign na merong interview area. Or kung wala sila makita, then talaga sa interview area, nilundig na, nilundig na dugo. Pagpunta po nila doon, magawin po natin, meron po tayong mga initial interviews na naman. Tulad ng ilang taon ka na ba? Kasi syempre, very important, magagaling yung age, dapat 18 to 16 lang, 65. Pagkatapos sa titimbangin, no? Ang timbang dapat at less than 110 pounds. Then, yung ating blood pressure for a day ay dapat nasa normal range. Naku, miskin na ganun ang blood pressure mo kahapon, ha? Oo, 110. Dapat not less than 110, not more than 140, at not less than 70, but not more than 90 ang diastolic mo. Then, pagkatapos nun, when you give, pagkatapos nung mga interview at saka pagkakuha ng mga blood pressure, kukunin na ngayon ang blood type mo. No? So, kung ako ng blood type, alam niyo yung blood type, ang nasa gagawin ngayon ay kukunin ngayon yung hemoglobin mo. Yes. So, kung hemoglobin mo ay yung blood na binap doon no, sa hemoglobin check natin ay lumutang, isa rin hindi ka pwede magbigay ng dugo. Mapabang yung hemoglobin, kung siya ay bumagsak, isa rin pwede. So, kung pwede na yun, pupunta ka naman sa doctor para sa iyong medical history taking. So, may potential suppression na tatanungin sa iyo, para paliguro na rin na walang mangyayaring masama sa iyo o sa pasyente na pagbibigyan ng dugo, no? So we ask you some of the questions, very important ito, para sa both ng donor and the patient. Pag pumasok pa yung doon, then nasa blood donation ano natin area. So doon po tayo sa blood donation chair, blood donation room, relax lang po. Pagkatapos nun, nilumit our medtech, gaya ng ginawa namin sa Ms. Lynn, no? Papares naman namin doon sa chair, then kukunan ka namin ng dugo ngayon, clear vein dito sa arm. So, kung okay siya, tuloy-tuloy yun, in 5 minutes, tapos ka na. 5 minutes? 5 to 10, matagal na ang 10 minutes na. At least ako ng 5 minutes. At gano'ng karami yung dugo na makukuha? About 350 or 450 cc. So, mga maliit na baso, medium size na baso, saka malaking baso, yun lang naman. Kasi yung ating blood ay may laman na yun sa loob na mga reagents, no? Then, ganun lang. Kaya pala siya mukhang madami kasi may reagents. Yung reagents para hindi mag-coagulate, hindi titigas yung dugo sa loob. Yun, na-preserve na yung blood sa loob. Pagkatapos nun, then, paparest na namin ng mga 5 to 10 minutes. Then, bibigyan ka namin ng juice or water para replenish yung body fluid na nawala sa katawan mo. Then, pwede ulit mag-regular activity. Talaga, we can go back to work. Yes, you can go back to work. You can, basta lang mag-heavy lifting masyado after few hours lang naman. Okay. Yun. Pwede ka, kasi kung hindi pwede mag-regular activity, sabi may problema yung pagbibigyan mo ng dugo. So, dapat ito lang problem. May mga bagay ba na hindi ka pwedeng kainin right after the meeting? Wala naman. Huwag ka lang nakain ng madami agad, no? Kasi we also want to make sure na hindi ka rin mahilo agad or okay pa kasi baka yung concentration ng blood mo ay mapunta rin sa stomach mo. So, but yung drinking of water to replenish blood loss, okay na yun. Yes, but a successful blood donation process. Yes. Salamat po na marami sa napakabuting pagkakataon. I'm so happy na yung aking dugo ay maaari ng makatulong. Yes. Magbuhay ng apat na pasyente ni Sam. Yes, ang isang blood kasi na dugo, pero yung apat na pasyente mag-benefit nun. Because we separate them in different components ng dugo. Okay. Yung isang blood, pero yung red blood cell, yung pang-RBC na tatap natin, platelet, plasma, so yun lahat ay makatulong na sa iba't ibang pasyente. I'm so proud, aside from pagtulong, I'm sure healthy pa ako. Yes, congratulations! Thank you. Okay, ma'am, sa bahay, bukas po ipag-uusapan pa rin natin ang iba't ibang programa ng Red Cross aside from blood donation. So, please stay tuned.